Una sa lahat, nung hindi ko pa alam natatakbo siya, nakita ko na talaga siya, sinusundan ko siya dahil fan ako ng tatay niya. Nung nanuntok siya ng pulis, naku, na-inlove ako kay Inday Sara. I mean, you know, she's very intelligent, napakatalino. She's very smart streetwise, ibig sabihin kahit saan mong dalhin na kalye, pwede. She's very strong, matapang, pero ang laki ng puso. Ang daming tinutulungan ng buong puso at kaluluwa. Hindi siya yung talk show. Hindi. Sinundan ko na yan noon pa. Of course, I was very quiet about it. Kasi wala naman masyadong reason to talk about it. But deep in my heart, sa puso ko, ay, kako, pagka itong tumakbo, susuportahan ko to. They complement each other. Kung ano yung kulang ng isa, punong-puno dito sa isa. Kung ano yung puno sa kanya, pwede niyang ibigay dito. At yung kulang nito, binibigyan niya sa kabila. Napaka-komportable nila sa isa't isa. Pwede talagang magtulungan dahil kitang-kita mo na magkakasundo. Kahit yata sa horoscope, magkasundo sila eh. You know, kuyang-kuya si Bongbong. Parehong children of two great men. You know, parehong anak ng napaka-galing na mga presidente. Ano pa ang hahanapin mo? Kahit na anong panira ang gawin sa kanila, malayong matalo. Imposible nang matalo. Unless, of course, ayaw ng demonyong manalo ang mabuti. Eh, gulo naman na malaki. Gising na kasi ang mga tao, alam na ang katotohanan. At wala nang ibang pwedeng ipareha sa tandem nilang dalawa. Yung edad ni Sara, eksakto yan. Sa edad ni Bongbong, isang bata, strong. At isang mature man na napakahaba ng pasensya. Ano pa? Kinikilabutan ako. Sinasabi ko pa lang ito. Isipin mo pagka nangyari na. Nakakatuwa. Panahon na kasi para makaahon ng mga Pilipino at ang Pilipinas. Merry Christmas and a Happy New Year, AFS, Artists for Sara. Mabuhay po kayong lahat and may God bless you all.